to the program. Thank you, Tito Boy. Kumusta ka? Okay naman. Very na-miss happy. Na-miss kita? Na-miss ka namin? Na-miss ko din po kayo. Tagal, no? Sobra. Okay, ang tanong ng tao, ang tanong ng marami, right after Miss Universe, anong nangyari? What was that experience na hindi mo malilimutan during the period of the Miss Universe? Actually, parang naulit lang naman since... Okay, kakwento ko na. Sige nga. Since nabully din kasi ako before, nung bata ako. Okay. Parang naulit lang din yung nangyari, which is ngayon, nasa shoulder ko, buong bansa. Oh my God. Paano ko ba sasabihin ng tama? Paano ko ba sasabihin? Kasi every time na I talk, mali din sa kanila. Parang ganun. How were you surviving that? Saan ka kumakapit nung mga panahon na yun? Na binabash ka, na wala ka ng magawang tama. Well, time to time tinatawag ako yung mommy ko, mga kapatid ko, especially yung sister ko. Siya lang yung lagi kong kausap. Tapos napipray ako lagi. As a child, napag-alaman namin na sa eskwelahan, sa harap ng maraming tao, hinubaran ka ng isang kaibigan. Yes. Binuli ka. Kwento mo sa amin. Grabe yun, Tito Boy. Parang... Yun kasi buong school, elementary, from high school to home study, until college nga eh, nakarating ako. Tapos, kahit saan naka-vandal yung name ko, na ganito daw ako, kasi ganito daw ako, or whatever. Yung mga, ito, mga like, names nila sa akin. Nakasulat ang pangalan mo sa wall? Yes. Ng school, tapos? Yes, wall, bench, CR. Anong mga nakasulat? Pangit? Oh my gosh, mas malala, Tito Boy. Mas malala? Ano ito, malandi? Mga ganyan. Oo, bakit? I don't know, maybe kasi matangkad ako, active ako sa lahat, nag-volleyball ako noon, nag-theater acting ako, tapos sobrang lahat ng extracurricular activities. At dahil dyan, may mga taong ayaw sa'yo. Yes po. Ano? Parang siguro feeling ko na kukuha nila yung attention. Okay. Nakukuha ko yung attention ng... Marami? Ng marami. At ayaw ng iba yon. Yes. So how was that affecting the young Maxine? May point na umiyak na ako sa mommy ko kasi hindi ko na talaga kaya. Ang ginawa ng mommy ko, pumunta talaga siya sa school, tapos nakita niya lahat, naka-vandal. Tapos nagpa-assembly siya. Pinagsabihan niya lahat ng umaway sa akin. And then, tinransfer ako sa all girls. Nung tinransfer ako sa all girls, nabulid din ako. For the same reasons? Yes. May magsabi sa akin na parang nag-bloom ka lang daw that when you were younger, ang pakiramdam mo, hindi ka maganda. Opo. Sobrang baba ng self-esteem ko noon. As in, ang dami kong insecurities. Oh. Sinasabihan nila ako hindi ka magkaka-boyfriend. Dahil tapos, sa taas tangkad mo. Opo. Ang naulit nung nagbinibining Pilipinas Universe ka, sobra ba ang takot mo? Yes, kasi eto na naman. Parang siguro na-realize ko din na parang siguro kaya ako napagdaanan before yon. Para maging ready na ako. Oo. Kasi alam ni God na eto yung kakaharapin ko. Oh my God, But that's okay. Can you imagine, Maxine is one of the most beautiful women in this country at ito lahat pinagdaanan. Buo siya ngayon dahil lumaban siya ng maayos. Thank you, Max. Thank you, Tito Boy. Tonight with